Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili na walang anumang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility maliban po sa habagat na patuloy pa rin ang pag-iral dito sa ating bansa na siya pong dahilan pa rin ng mga pag-uulan na ating nararanasan sa iba't ibang lugar. Ang habagat po ay magtatagal pa yan hanggang sa susunod na buwan at papalit na po ang hanging amihan. At sa atin naman po ang long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito, pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon at ang development po naman ito ang ating babantayan. At ang susunod na bagyo dito sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin po yan sa local name na Bagyong Goring. At sa lagay ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil sa habagat ay may mga pag-uulan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, Santa Ana, Cagayan, Pangasinan, lalo na po dyan sa may Alaminos, Zambales, ilang bahagi ng Bataan, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Quezon, dyan sa may Polillo Island, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Palawan, Occidental Mindoro, Samar Provinces, Antique, President Rojas, Capiz, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces, Misamis Oriental, Davao Region at Sarangani. At mamaya ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan sa may Polillo Island, Bataan, Rizal, southern part ng Quezon, ilang bahagi ng Bicol Region, Palawan, Capiz, Leyte, Samar Provinces, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at southern part ng Mindanao. At mamayang hapon po ay mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan mula po dito sa may northern Luzon, central Luzon, southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!